Dumako naman tayo sa Luzon. Tawagin na natin ang ating pangalawang contender na si Dian Ubaldo. Hi, Miss Dian! Kamusta po kayo? Taas sa energy, right? Oo, dapat pagpasok pa lang, dapat maano na. Tama. Taga saan ka sa Luzon, Dian? Taga Los Baños, Laguna po. Oh, malapit ba sa UPLB? Malapit na malapit. Malapit na malapit. Ang sarap ng mga buko pie dyan. Yung poses ni Miss Dian, no? Parang newscaster. Reporter. Reporter. Ano po? Nagaganon po ba kayo? Kasi ang natapos ko noong college ay Bachelor of Science in Development Communication, major in Community Broadcasting. Ah! Kaya pala! Galing ko. Hindi ko pa naman siya napapractice. Pero na-train ka sa pagiging newscaster nung nasa college? Yung sa school, meron naman kami mga requirements. So, napapractice pa rin naman. Ah. Oo. Pero sabi mo, hindi mo na-practice. Ano bang trabaho mo ngayon? Sa kasalukuyan, ako ay isang program officer sa isang pribadong eskwelahan sa Bay, Laguna. So, under ng Office of the Student Affairs and Services. Ano po basically yung ginagawa? Ako ay isa sa mga nag-i-screen ng mga scholarship applicants. Tapos, pinupuntahan namin sila sa kanilang mga bahay upang alamin kung sila ba ay karapat-dapat na bigyan ng scholarship. Yung tono niyo po, para kayo nagre-report. Para nasa lobby umano'y natagpuan ang isang applicante. Oo. Ano po ba yung requirements? Bigla lumambing ah. Ano po ba ang mga requirements ng isang scholar? Ang requirements ay napakadali lamang dahil ang aming institusyon ay bukas palad sa mga nakararanas ng pinansyal na kakulangan. Ang ipapasa lang sa amin ay letter of intent. So liham kung bakit nais mag-apply ng scholarship sa aming paaralan. Yun po. Paano po sa marka or sa grado po sa school? May maintaining school? Grade po ba? Sa entry ng scholar applicant, wala pa namang requirement. Masaya naman. Pero once na sila ay nakapasok sa aming institusyon bilang scholar, may maintaining grade na. Ano po yung maintaining grade? 80%. 80%. Mga ilang po yun? Kaya na yung 80%. Yung 80%. 2.5 college. Pero sa dami ng mga applicants na siguro na dadaanan ninyo, mga papeles nila, ano po yung pinaka nagsa-stand out sa inyo na ipaprioritize nyo sila para bisitahin, para makilala? Ano ba yung mga sitwasyon nila? Yung mga sitwasyon or mga nakikita ninyo na kakaiba to, baka pwede? Open to all naman ang aming scholarship program. At sa katunayan, pinupuntahan naman namin sila sa kanilang mga bahay para ma-validate yung kanilang sitwasyon, para ma-assess din namin kung ito ay karapat-dapat talaga na bigyan ng scholarship grant. Nakanina banggit nyo po na sabi nyo, open sa lahat ng kapuspalad. Yes. To what degree po yung sinasabi natin na kapuspalad po? Ano po yung kakayanan ng family na makapag-provide? Kasi una sa aming assessment ay kung ano yung hanap buhay ng mga magulang. Kasi ang iba, iba't ibang istorya, iba't iba ang kwento. Yung iba broken family, yung iba nagtatrabaho sa ibang bansa, ngunit hindi naman sapat ang pinapadala dito sa Pilipinas. So iba't ibang kwento, pero iisa lang ang mukha ng kahirapan. Kaya nga naniniwala kami na ang edukasyon ay isa sa mga solusyon upang makaangat mula sa kahirapan. And I. Thank you. Sarap kausap ni Madam. Nakinig na lang kami sa kanya. Sarap pakinggan. Napakalalim ng terms mo na Tagalog. Ganyan po talaga kayo magsalita sa bahay? Ganyan po kayo makipag-usap? Paano po kayo makipag-usap sa mga kamag-anak? Sa mga kamarkada ninyo? Hindi mo masyado nakikipag-usap. Paano ka nalang makipagbiruan? Ayun, ginawa na niya. Ginawa na niya. Ganyan. Normal lang. Ang galing. Hindi maaari. Ang arte. Pero ano ba yung mga katangian? Uy, katangian. Katangian ng mga estudyante na nangangarap maging scholar na sa personality ba, hindi sa kung anong trabaho ng pamilya or situation ng finance nila. Ano ba yung mga katangian na sa tingin nyo qualified para maging scholar? Unang-una dapat ay interesado. At habang sila naman ay nakakausap namin sa kanilang panayam, ay malalaman namin kung talagang determinado itong estudyante na ito. Kasi mafe-feel mo naman yun during the conversation. So dapat maramdaman nyo na talagang eager silang makapag-aral. Yes. At hindi sasayangin ang oportunidad na ibinigay sa kanila. Ng kanilang mga magulang at ng mga guro.
Tama ba? Oh, hindi pala. Maaari. Hindi naman naisip before na mag-apply na maging newscaster or maging reporter before. Nag-apply ako nung una as ano writer-researcher sa broadcasting industry. Kaso hindi naman pinalad pa, so nag-HR staff mo na ako nung una kong trabaho. Bago ako naging program officer. Pero ito may tanong po ako kasi naririnig namin ng iyong pananalita ay talagang kahangang-hangang pakinggan. Kayo po ba, nakaka-apekto po ba yan sa pagtitrain nyo sa pagkanta naman? Pagpupunas ng salita, may epekto po ba? Hindi ko lang malaman kung ano epekto. Kasi matanggihan nyo kami. Pareho po ba yung singing voice nyo sa speaking voice nyo o nalalayo? Parang hawig naman. Nai-imagine so, na. So, parang medyo ano po kayo, Adele. Adele, ganun. Adelikado. Adelikado! At least hindi adelentado. Ano po ba yung mga kantang usually na kinakanta ninyo talaga? Yung mga kanta ng Carpenters. Ah! Bagay nga, kasi calming, di ba? Ito, nakakalma pag Carpenters. Pero alam nyo, tinitingnan ko po kayo, kamukha nyo po yung RM namin sa Star Magic. Si Ate Kams. Manager. Ate Kams, we miss you. Ate Kams, hello. KL. Sa pagkanta ulit, balik tayo kay Shea. Pero po kayo po ba ay nag-training, kasi nag-training po kayo sa pagbo-broadcasting. Kayo po ay nag-training po ba sa pagkanta? Sa bahay, nakanta-kanta. Pinapakinggan ko yung mga tono, ganun. Pero yung formal training, wala naman. Tapos sa mga sa school, pag may intermission number, napapakanta naman. Wait, sapilitan po ba ito? Hindi naman. Hindi naman. Sa family ba may kumakanta rin sa inyo? Meron naman. Sino? Si tatay. Si daddy. So siya po yung nagturo sa inyo kumanta? Sumasali po ba kayo sa competitions before? Sumasali, kaso iilan pa lang naman. Ilan pa lang. Si daddy ba yung tipong sobrang stricto pagdating sa pagtuturo ng pagkanta? Hindi naman, hinahayaan na lang nga niya ako eh. Kasi busy rin siya, busy rin ako. Oh, practice ka dyan, ganun. Grabe. Hindi kasi may mga daddy na yung sobrang kailangan ikaw to, ganyan yung mga gagawin mo, alagaan mo yung boss mo. Hindi naman siya ganun. Hindi naman. Baka mag-tsokolate, bawal uminom ng malamig. Kasi parang feeling ko naman alam na ni... Tatay. Oo. Hindi, kumbaga alam na rin ni Diane kung ano yung mga hindi niya dapat gawin. Kaya hindi na siya siguro nasasaway. Pero eto, nandito ka na sa tawag ng tanghalan. Ano bang pinaglalaban mo at sumali ka dito? Para maipamalas yung tinig na mayroon ako ngayon, kaya narito ako sa tawag ng tanghalan upang iparinig ang himig at tinig. Galing noon, yes, gusto niyang maipamalas. Di umano. Di umano eh. Gustong maiparinig. At dahil dyan ay maraming salamat sa iyo. Hi, Kapamilya. Subscribe to ABS-CBN, its Showtime YouTube channel, and click the bell button for more updates.